topic natin for this video is about sa variables. So, konting introduction lang about sa variable. Bakit nga ba kailangan natin matutunan yung variable? Mga variables kasi yun yung parang language siya ng algebra. So, para matutunan mo yung algebra, kailangan alam mo kung ano yung variables. Kasi diba sa mga unang math natin, puro lang sila numbers. Hindi sinabi mong math about sa numbers lang. Pero pagdating sa algebra, darating na dyan yung mga variables. So, yan yung mga letters na parang nag-represent sa mga numbers. So, kailangan natin matutunan to kasi gagamitin mo yan mula umpisa hanggang dulo. So, things that you will learn today, sisikapin kong ituro sa inyo yung what is a variable, what is an equation, how can you relate variable in everyday life. So, yun, sisimulan na natin. Simulan natin yung discussion sa isang tanong. What is a variable? So, before natin alamin kung ano yung function ng variable sa isang equation, dapat alamin muna natin yung meaning ng variable. So, ito yung meaning ng variable. A variable, as we learned in pre-algebra, is a letter that represents unspecified numbers. So, base dito, ang variable daw ay isang letter. Letter. That represents unspecified numbers. So, yung mga letter na yan, yan yung A, B, C, hanggang Z. That represent unspecified numbers. So, unspecified numbers na yun, yun yung mga unknown numbers. So, bali para nangyayari, yung letter na yun, nakatago sa loob nun yung mismong number. Meron siyang number, pero hindi mo alam kung anong number siya. So, next. Ito, yung letter na to. The letter that represents specified numbers. So, yun yan, mula A hanggang Z. As long as this is a letter and you will use it to represent a number, pwede mo siyang tawaging variable. Tulad nito. Yung X na to, ang nire-represent niya is 2. Yung A na to, ang nire-represent niya is 3. So, paulit-ulit yung sinasabi, variable ay equal to unspecified number. Nire-represent yan. So, a variable is considered as a known number if it is in an equation. So, kung bago sa pandinig yung equation, ito yung meaning equation natin. It is a mathematical statement that asserts the equality of two expressions. So, based dito sa part na to, mathematical statement. So, ang equation, para siyang sentence. Sentence siya nasa isang math form. Isang sentence na meron siyang numbers and letters. And yung mga letters na yun, yun yung variables. That asserts equality of two expression. So, para maging masabi mong tama yung equation mo, kailangan equal yung nasa isang side sa nasa kabilang side. So, ito yun. Kunwari, ito. Ang ibig sabihin nito, yung x ay equal sa 2. So, ibig sabihin daw, yung x mo ay equal sa 2. Itong isa pa naman na to, yung a mo is equal sa 3. A is equal sa 3. Ibig sabihin mo, yung a, ang value niya is 3. So, tulad din ito, y equals to 5. So, y representing 5, then, ibig sabihin yung y nun, ang value ng y mo is 5. So, para mas maintindihan nyo yung pinagsasabi ko dito, bibigyan ko kayo ng mga example. Papaulanan ko kayo ng mga example para mas maintindihan nyo yung meaning ng variable. So, ito na yan. Andito tayo ngayon sa ating first example. So, ang ating first example ay ito. Sa ating first example, binigyan tayo ng equation. Ito yung equation na i-manipulate natin para makuha yung value ng variable. Ito ang ating equation. So, nakasulat dito, ang ating variable is yung x. Kasi tulad ng sinabi natin kanina, ang variable ay isang letter na nagre-represent ng isang number. So, ito yung ating x. Ito yung ating variable. Meron siyang number na gustong i-represent, pero yun ang hahanapin natin. So, ito lang yung guide natin ha. Ang ibig sabihin ng 2x is equals, ay ang ibig sabihin nun ay 2 times x. So, ang ibig sabihin ng 2x is, yung 2, imumultiply mo sa x. So, yun ang ibig sabihin nun, para lang alam natin. So, yung x natin is yung unknown number or the variable. So, ang gagawin natin is to substitute a number to the x to make the equation correct. Papalitan natin ngayon ng number yung x. Hanapin natin ngayon yung re-represent na number ng x para maging correct yung equation. So, ganito siya. Ito ngayon yung equation natin kanina. Same lang siya dito. Same lang ito at saka ito. Kinapi ko lang dyan. So,
if ang gagawin nating value ng x ay 3. Ito ang mangyayari. Papalit na natin ng 3 yung x dito. Kasi x is equal sa 3. So, papalitan natin ng 3 yung x na to. Kapag ginawa natin yun, ang mangyayari is 2 times 3. And then, kakapi itong minus 4. Kakapi mo dito itong minus 4, then equals to 6. Tapos, ito ngayon, ang mangyayari is 2 times 3 is 6, then minus 4, minus 4, tapos equals to 6. So, yan, same. So, mangyayari is, bali 6 minus 4 is equals to 2. Then, copy to, equals to 6. So, kung titingnan mo, di ba ang meaning ng equation kanina is, kailangan equal yung left side sa right side. Equal ba siya? Hindi siya equal. So, ibig sabihin nun, yung 3 na ginamit natin na pang-substitute sa x is mali. So, mali yan. So, next naman, hanapin natin ngayon yung makapagpapatama sa equation. Ito, if x naman is equals to 5. So, dito pa rin siya natin gagamitin. Bali, babalito natin ang 5 yung x dito. So, 2 times 5, then minus 4, copy lang dito, then equals to 6. Ang mangyayari sa atin is 2 times 5 is equals to 10. Then minus 4, then copy lang to, equals to 6. Bali, 10 minus 4 is equals to 6, then copy to 6. So, equal siya ngayon? Yes, equal siya. So, 6 equals to 6 talaga. So, ang next na gagawin natin is, titingnan natin yung actual value ng x. Pag tinatanong sa inyo kung ano yung actual na value ng x, ang kailangan nyo lang gawin, hanapin yung value ng x na nakapagbigay sa iyo ng true na resulta. So, nung ang value ng x natin is 3, mali. Kasi, sinisubstitute natin dito, ang nakuha natin mali. Nung x naman is equals to 5, sinubstitute natin dito, ang nakuha natin ay tama. So, ang ating value ng x ay ito, 5. Yan. Ang value ng ating x ay 5. So, ganun lang siya kadali. Mukha lang siya komplikado sa una, pero basta natutunan mo yung basic, ako nagsasabi sa'yo, madali lang yan. Andito tayo ngayon sa ating second example. So, tulad lang ng first example natin, meron pa rin sa ating binigay na equation. Ito, binigay natin equation. And same lang din, ang variable pa rin natin is yung x. Ito pa rin yung ating variable. Okay. Tapos, tulad lang din ng kanina, pag sinabi mong 12x, ang ibig sabihin lang nun, 12 times x. So, yung 12, i-multiply mo sa x. So, ito pa rin yung ating x is the unknown number or the variable. So, x pa rin yung variable natin. So, ito. Substitute a number to the x to make the equation correct. Tulad na nung kanina, hahanap ka pa rin ng number na isa-substitute mo sa x para maging tama yung equation. So, hindi ko muna tinuturo sa inyo kung paano hanapin yung mismo number na to. Ang gusto ko lang maintindihan nyo is yung concept ng variable. Yung sa variable na yon meron nakatagong number. Sa mga susunod na video, ituturo ko na sa inyo kung paano mismong kunin yung number na to. Na hindi mo na kailangan mag-trial and error. So, ito. If x is equals to 5, ito ngayon ha. Ito ngayon yung original equation na galing natin sa, ito din siya galing. Ito din siya galing. Kinapi ko lang sa dyan para makita natin. Ito yung ating original equation. So, if x is equals to 5, so, papalitan mo lang ng 5 yung x, which is ito. Pag binalitan mo, ang mangyayari is 12 times 5. Tapos, ito pa rin yung plus 3. Nandito pa rin yung plus 3. Tapos, equals to 27. Equals to 27 din to. So, mangyayari is 12 times 5 is equals to 60. Tapos, plus 3. Plus 3. 27. So, pagka kinumpute mo to, ang mangyayari is 63 is equals to 27. So, ang tanong natin is, are the terms equal? Pag equal siya, tama. Pag hindi, mali. So, equal ba siya? Obviously, hindi. So, ang mangyayari is
mali itong 5 na nakuha natin. So, bang, mali siya, mali. So, itong next natin. If x is equals to 2. Ito pa rin yung equation sa kanina. Ayan na, same lang sila. Kamalito kayo. 12, 10. Same lang sila. So, if equals to 2 naman. So, ang x, ito pa rin yung x. Habulitan pa rin. Itong 2 na to, pupunta dito, which is yung place ng x na to. Ito, ito magiging 12 times 2 plus 3 equals to 27. So, 12 times 2 is equals to 24 plus 3 equals to 27. So, 24 plus 3 is equals to 27. Then, copy yung 27. Copy yung 27. Ayan pa rin yung tanong, are the terms equal? Equal na ba sila? Equal na. Ibig sabihin, tama na yung nagamit natin na value ng x. So, ibig sabihin, ang tamang value ng x is ito. Ito ang tamang value ng x. Kasi nung ang ginamit natin is yung 5, mali yung nakuha natin. Nung ginamit natin is yung 2, yung 2 na to, tama yung nakuha natin. So, kapag tanong sa atin ano ang actual value ng x, ang actual value ng x is 2. So, ang next naman is papakita ko sa inyo kung paano natin i-relate yung variable sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo kung paano natin ma-relate ang variable sa pang-araw-araw nating buhay. There are many ways that you can use to relate variable in everyday life. Pero hindi natin sila pwedeng i-discuss lahat kasi mauubusan tayo ng oras. Kaya pumili na lang ako ng tatlo na po pwedeng makarelate lahat para maintindihan nila kung paano gumagana ang variable sa pang-araw-araw natin buhay. Ang una yung age. So, this yung money. So, na yung time. So, nagbigay ako ng example dyan para mas maintindihan nyo. Isa-isa natin lahat dyan. So, ito na. Start na natin ngayon yung pag-relate ng variable sa ang nangyayari sa atin araw-araw. Let's start with the age or yung edad. Recall lang natin. Variable is a letter that represents an unknown number. So, yung letter na yan, yan yung A, B, C, D, E, F, G, up to letter Z. And yung unknown number, yun yung number na nire-represent ng ating letter. So, dito sa ating example, ang example is, ang edad mo daw is 15 years old. So, ang magiging question natin or problem is, when will you become 20 years old? Ngayon, itong nalagay na to, put these terms into an equation. Yung gagamitin mo sa equation is itong 15 and 20. Lalagay mo siya ngayon sa equation. So, next thing to do is, put the initial amount on the left side, then put the target amount on the other side. Yung initial amount, ito yung initial amount mo before pa magkaroon ng problem. So, ang initial amount before yon ay, ang initial mo ay 15 years old talaga. Tapos, put the target amount on the other side. Target amount. Ang target amount mo is 20 years old. Ayan. So, yung initial mo nasa left side, then yung target amount mo is nasa right side naman, nasa other side. Next one is, think of the way on how to make the equation correct. Tulad lang kanina, i-correct mo ngayon yung equation sa paglalagay ng variable or tama, paglalagay ng tamang variable. So, ito. Ang gagawin natin is 15 plus x equals to 20. So, ang mangyayari ngayon, ito ngayon yung magiging equation mo, yung 15 plus x equals to 20. So, yung x yung magiging unknown number natin or yung variable. So, the next thing to do is substitute number to the variable to make the equation correct. Ganun ulit gagawin natin. Maghahanap ulit tayo ng number na isa-substitute natin sa letter x para maging correct yung ating equation. So, ang ating original equation is ito. 15x plus 20. Same lang siya ulit dito sa dito. Kinopy ko lang ulit para hindi tayo malito. Okay. Ito yung equation natin ha. Tapos, ito yung ating gagamitan if x is equals to 2. So, x natin equals to 2, papalitan natin ng 2 ito. So, ang mangyayari is ganito. 15 plus x dapat yan. So, magiging 15 plus 2.
equals to 20. So 15 plus 2 equals to 17. Then kakapi lang natin itong equals to 20. Equals to 20. So meron ulit tayong tanong. Are the terms equal? Equal ba yung 17 sa 20? Siyempre, hindi. Ang ibig sabihin lang nun, mali itong ginamit natin pang substitute sa x. Ibig sabihin din, yung equation mismo natin ay mali. So, stream natin yung x na ginamit na number. If x is equals to 5. Kung x daw is equals to 5, so x is equals to 5, 5 yung papalit mo dito sa x. Yan. Ngayon mo itong 5. So, magiging 15 plus 5 is equals to 20. Ngayon, ito 15 plus 5 is equals to 20. Then, copy mo ulit ito, equals to 20, equals to 20. And ang tanong ulit is, are the terms equal? Sorry for that. Are the terms equal? Yes, equal na siya. Ibig sabihin lang nun, itong 5 natin is tama. And itong equation natin is tama din. So, ang naging next is with what is the actual value of x? So, ganun pa rin. Malalaman natin yung actual value of x kung sino ang nagbigay ng tamang equation. So, itong if x is equals to 2, eh, mali siya. So, if x is equals to 5, tama. So, alam niyo yung actual value of x. Siyempre, ang actual value of x ay nagbigay ng tama, which is yung 5. Okay, let's go on with the next example. So, ang i-discuss naman natin ngayon ay yung connection ng variable sa time o yung oras. For example, you are spending 8 hours playing video games. So, 8 hours. So, the problem is, but you should only play for 4 hours for your eyes not to be damaged. So, 4 hours ka lang daw dapat naglalaro. Tapos, the first thing to do is to put the initial amount on the left side, then put the target amount on the other side. So, kung yung gawin natin, ang initial natin is yung 8 hours, di ba? 8 hours ang initial, ito yung 4 hours naman yung target. 8 hours kasi yun yung pinakauna pa lang, initial. Then yung target na amount mo is yung 4. Kasi 4 hours ka lang dapat naglalaro. Next is, think of the way on how to make the equation correct. So, ang mapapansin mo dito ang pagkakaiba ngayon, nasa kaliwa ngayon yung mas malaki kesa sa mas maliit na nasa kanan. Pagkaganyan, ang nangyayari is, in this type of equation, use subtraction instead of addition. So, subtraction ang gagamitin natin ngayon, hindi addition. Kasi, papalit dapat. So, ganun ang mangyayari. Ang mangyayari is, create an equation to show that the amount of R to be deducted. So, gagawa ka ulit ngayon ng equation. Maglalagay ka ng variable para maging tama yung iyong equation, which is this. So, ito ngayon ang magiging original equation mo. 8 minus x equals to 4. So, itong x yung variable, unknown number siya, hindi mo alam kung ano. Pero, ikaw ang gagawa o hahanap ng dapat na value ng x na yan para maging tama yung equation mo. So, yung next is, substitute number to the x that can make the equation correct. So, tulad na nung kanina, ang pagkakaya mo lang talaga, subtraction ang ginamit dito. So, una, ang ginamit is, if x equals to 3. So, yung x naman ngayon, equal to 3. So, ito yung original equation natin. Kamukha lang siya nito. Ito yung original equation natin, ha? Kamukha lang siya nitong ito. Ito. Kinapi ko lang para hindi tayo malito. Yan. So, x is equals to 3, di ba? X is equals to 3. So, yung x na to, papalitan daw natin ng 3. So, ito mangyayari. Magiging 8 minus 3 equals to 4. So, 8 minus 3, pag inumpit mo, is equals to 5. Then, kaka-copy-paste mo lang yung plus equals to 4. Ayan, equals to 4. So, ang mangyayari is 5 is equals to 4. Ito ang tanong ulit. Are the terms equal?
Is 5 equals to 4? Obvious naman na hindi. So, kapag hindi equal, ibig sabihin, mali ang ating equation. Ibig sabihin, mali yung ginamit natin pang substitute sa x. Ibig sabihin, equation natin ay mali. So, yung next naman is yung if x is equals to 4. So, ito ngayon, ito pa rin ang gagamitin natin ng equation, itong isa na to. Kasi ito yung original equation natin. Ito pa rin ang gagamitin natin. So, if x is equals to 4, so, papalitan na lang natin yung x na 4. Kung nangyari is, 8 minus 4 is equals to 4. So, pag kinumpit natin yung 8 minus 4, as what is 4. Then, copy-paste natin yung equals 4, equals 4. So, ang naging equation natin is 4 equals to 4. So, ang tanong is, are the terms equal? Equal ba yung 4 sa 4? Yes, equal yung 4 sa 4. Ibig sabihin, tama yung equation natin. Kaya naging tama kasi tama yung ginamit natin na value ng x. So, ang next na tanong is, what is the actual value of x? So, kung hanapin natin, dalawang ginamit natin, isang ito, at isang ito. Ang magiging actual value of x natin is yung tama. Yung nagbigay sa atin ng tamang equation, which is ito. So, ang nagbigay sa atin ng equation na to is yung 4. So, the actual value of x dapat ay magiging 4. Tama. 4 dapat 4. So, yun yung magiging actual value of x. So, doon na nagtatapos ngayon yung discussion natin para sa video na to. Sana may natutunan kayo. At share naman akong may natutunan kayo. At kung may natutunan nga kayo, share nyo naman yung video na to para marami tayong matuto. Thank you.